Miyerkules, July 27. Balisa si Pedro at hindi mapalagay. Maghapon na niyang tinatawagan ang kanyang asawa sa kanilang bahay pero hindi ito sumasagot. Mag-aalas 6:30 na ng hapon. Ano na kaya ang nangyari sa taong yun? Pambihira, nasabi niya sa kanyang isip. Nasa trabaho pa si Pedro at hindi pa siya makauwi-uwi. Pero talagang alumpihit na siya. Ngayon lang nangyari ito. Sanay kasi siya na madalas tumatawag sa kanyang misis na si Sonia sa buong maghapon. Kung bakit ng araw na yon ay hindi niya maapuhap ang kanyang asawa. Kaya minabuti niya na tumawag na sa mga pulis para mapuntahan ang kanyang mag-iina sa bahay at gumawa ng welfare check. Si Pedro Panhon at Sonia Loha ay mag-asawa mula sa bansang Ecuador. Nakipagsapalaran sila sa Amerika at nangarap ng magandang buhay. Sila ay may 3 anak. Ang panganay na si Junior ay 12 anyos. Ang pangalawa naman ay si Jocelyn, 10 taon. At si Jonel naman ang kanilang bunso, 5 taon. Mahilig maglaro ng tennis at volleyball si Junior. Si Jocelyn naman ay napakakulit pero napakabibo at matalinong bata. Silang 2 magkuya ay parehong pumapasok sa Danbury Public School. Nakatira silang mag-anak sa Kenway Street, Connecticut, doon din sa Danbury. 1 oras lang ang layo ng lugar nila sa New York kung magbabas. Si Pedro ay nagtatrabaho bilang isang karpintero, habang si Sonia naman ay nagpapatakbo ng sariling daycare sa kanilang mismong bahay. Meron silang malaking playground na nasa kanilang bakuran kung saan naglalaro ang mga bata na kanilang inaalagaan. Matagal-tagal na rin ang kanyang daycare center. Ilang taon na rin niya itong pinatatakbo. Gustong-gusto niya ang trabahong ito kasi nasa bahay lang siya at naaalagaan pa rin niya ang kanyang mga anak. Dahil kung mangangamuhan siya ay hindi siya makakapagtrabaho dahil meron pa siyang maliit at walang maiiwan sa mga bata. Pero kailan lang ay may nakapagsumbong sa mga kinauukulan na ang kanyang daycare na negosyo ay walang lisensya at hindi nakarehistro. Hindi makakuha si Sonia ng mga kaukulang papeles at mga permit sapagkat ilegal ang kanilang pamamalagi sa Amerika. Pumasok sila sa loob ng bansa sa ilegal na paraan. Ngayon, kung kailan kumikita na siya ng maayos at nakakatulong pa sa mga mag-asawa na may mga anak para malaya silang makapaghanap buhay, dumating naman ang problema. Napakalaking tulong ng kinikita ni Sonia sa kanyang pamilya. Dahil sa daycare, nakakuha sila ng bahay. Gumaan ang kanilang buhay kumpara sa dati na laging kapos at nabibili nila ang mga gusto ng mga bata kahit paano. Hanggang sa tila may taong naiinggit sa kanilang kaunting pag-asenso at naisumbong sila sa kinauukulan. Kaya ngayon, hindi maintindihan ni Sonia kung paano sila makakaraos. Kakarampot lang ang kinikita ni Pedro at hindi pa nila tapos bayaran ang kanilang bahay. At ang kanilang mga anak, nag-aaral pa ang mga ito. Paano kung maging homeless sila? Ano na ang mangyayari sa kanila? Kung sila lang ni Pedro, kaya nilang matulog kahit saan sa kalsada, pero may mga anak sila at may maliit pa. Ito ang nagpapahirap ng husto sa isip ni Sonia. Hindi na siya makakain at hindi na makatulog. Abala lagi ang kanyang isip sa kung ano ang kanilang kahihinatnan. Natatakot siya para sa kanyang mga anak. Hindi niya maatim na basta nilang sila uuwi sa Ecuador ng biko at walang nangyayari sa buhay nila. Nabanggit niya ang kanyang problema sa kanyang kapatid, kaya lang wala din naman itong magawa. Sinabihan siya nito na magpakonsulta sa doktor dahil grabe ng stress na dinadanas niya. Pero wala naman itong health insurance, pati ang buong mag-anak. Kaya kahit gustuhin man ito na magpakonsulta sa doktor dahil sa kanyang mental state ay hindi niya magawa. Matapos tumawag sa mga pulis, naghanda na rin si Pedro para umuwi. Hindi na rin kasi siya makapaghintay ng sagot mula sa mga pulis. Kaya umuwi na rin siya at mas nauna pa siyang dumating sa mga ito. Nang makarating siya sa kanilang bahay, nagtaka siya. Bakit wala man lang sumalubong sa kanyang mga anak? Normally kasi, tuwing umuwi siya galing sa trabaho,
Naguuna-unahan ang mga ito sa pagtakbo para sumalubong sa kanya. Pero bakit ngayon? Nasaan ang mga anak niya? Nasaan ang mga bata? At pati ang pinto, bakit nakakandado? Hindi naman nakakandado si Sonia ng pinto. Kinuha ni Pedro ang susi at binuksan ang bahay. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, nakita niyang isang sulat sa lamesa. Binuksan niya ito at binasa. Ayon sa nakasulat, "Patawarin mo ako, Pedro, pero isinama ko ang aking mga anak." Napahinto siya sa pagbabasa at agad na tinungo ang unang kwarto. Nang siya'y pumasok, nakita niya ang kanyang panganay na si Junior na nakabulagta sa sahig. Gayon din ang kanyang anak na babae na si Jocelyn na nasa kama naman. Parehong may kable sa leg ang dalawang bata at wala ng buhay. Wala sa sariling napatakbo si Pedro sa sumunod na kwarto at doon naman niya natagpuan ang kanyang bunso. Ganon din ang sinapit nito at wala na ring buhay. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay habang hawak ang telepono at humingi ng tulong sa 911. Pero dahil hindi pa ganon kahusay magsalita ng English si Pedro ay hindi siya maintindihan ng dispatcher. Kaya minabuti nito na pumunta sa kapitbahay at ito ang pinakausap sa nasa linya. At dito na siya tuluyang bumigay. Tila nalusaw ang kanyang mga tuhod at saka bumagsak sa lupa. Nawala ng ulirat si Pedro sa sobrang pighati at hindi kinaya ang sinapit ng mga anak. Nang dumating ang mga pulis at nakita ang sinapit ng mga bata, maging sila ay nanlambot. Hinanap nila ang ina ng tahanan pero hindi nila natagpuan si Sonia sa loob ng bahay. Nilibot nila ang buong bakuran at doon natagpuan nila ang isang tool shed kung saan iniimbak ang mga kagamitan sa garden malapit sa palaruan ng mga bata. At doon na nila nakita si Sonia na nakabitin. Ayon sa mga kwento ni Pedro sa mga pulis, wala siyang napapansing kakaiba sa mga ikinikilos ng asawang si Sonia. Alam niyang pinuproblema nito ang kanyang daycare, pero hindi kailanman niya naisip na magagawa ito ng kanyang asawa. Lumuluha ito habang ikinukwento kung paanong ang kanyang mga anak ay sinasalubong siya pagkagaling sa trabaho. Pero nang araw na yun ay walang anak na sumulubong sa kanya at pati ang pinto na laging bukas ay nakakandado na. Mga bagay na hindi normal na ginagawa ni Sonia. Ramdam niya agad sa kanyang puso na may masamang nangyari at para siyang binagsakan ng langit at lupa nang mapagtanto na totoo ang kanyang masamang kutob. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis at sa nag-autopsy sa mag-iina, iniligpit ni Sonia ang kanilang mga anak pati ang sarili gamit ang kable ng kuryente. Bago pa man maganap ang insidente, nagtatatawag na si Sonia sa isa niyang kapatid. Problemado ito at laging umiiyak. Sinabi ni Sonia dito na kailangan niya magtrabaho pero hindi niya magawa dahil walang maiiwang mag-alaga sa kanyang mga anak. Okay na sana ang kanyang daycare na negosyo dahil pirmi lang siya sa bahay. Pero dahil wala naman siyang permit, hindi na niya ito magagawa. Napakarami pa naman ang kanilang bayarin. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin sa sobrang stress. Hindi na rin ito natutulog at parang tigil. Ayon sa masinsing investigasyon ng mga pulis, makailang beses nang pinuntahan ng mga otoridad si Sonia tungkol sa illegal daycare na negosyo nito at ipinatitigil ang kanyang operasyon. Pero ang laging idinadahilan ni Sonia ay mga kamag-anakan lang niya ang mga bata na inihahabilin lamang sa kanya. Hindi siya pinaniwala ng inspektor at pinadalha ng sulat na ultimatum kaya wala siyang nagawa kundi talagang ihinto na ito. Noong araw na mangyari ang krimen, tinawagan lahat ni Sonia ang mga magulang ng mga bata na inaalagaan at sinabing hindi na siya nag-ooperate. Pero may isang magulang na hindi natanggap ang mensahe ni Sonia ng araw na yun at inihatid pa rin ang kanyang anak. Nagkausap sila ni Sonia at ito na rin ang nagsabi sa kanya na hindi niya maalagaan ang kanyang anak at tigil na rin ang kanyang daycare. Nalungkot sila pareho at nagpaalaman na. Isang lalaki na kapitbahay ni na Pedro ang nakapanayam ng mga pulis at nakita ang crime scene. Sinabi nito na hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala sa nangyari
Lambot na lambot siya sa sinapit ng mga bata. Para nakikinita-kinita niya ang mukha ng pinakamaliit nilang anak. Hindi tumawaglit sa kanyang isip at hindi rin siya makakain. Sobra siyang naapektuhan sa nasaksihan. Sinabi din ito na wala naman siyang napapansing kakaiba sa mag-anak. Madalas niya ang mga itong nakikita sa kanilang bakuran at laro ang lagi ang mga bata, pati na ang mga inaalaga ang bata ni Sonia. Doon kasi sila lagi sa bakuran naglalaro at lagi nakabantay sa kanila si Sonia. Hindi niya ito narinig kahit minsan na nagalit sa sino man sa mga bata o sigawan ang mga ito. Mahilig silang mag-picnic at mag-party sa likuran ng kanilang bahay. Palabati ang mag-asawa ni Sonia at Pedro, pero mahiyain sila at hindi masyadong makwento. Kung kayo po ay dumaranas ng matinding problema at dumaranas na ng depresyon, magpakatatag po tayo, lalo na at tayo may mga anak. Ito po ang hotline sa Pilipinas na pwede nating tawagan.